Kagulat-gulat na ang pagdalo ni VP Sara sa prayer rally na pinangunahan ng kanyang ama. Sa isang nakakabahalang panayam ni VP Inday Sara sa prayer rally, ibinulgar niya ang mga lihim na agenda umano ng Pangulo na nagpapatunay sa kanyang pangungulimbat sa pundo ng bayan. Dahil dito, marami ang nagulat at nagpakita ng kanyang pagkadismaya sa administrasyon ni Bongbong Marcos sapagkat tila wala pang araw itong magandang nagagawa para sa bansa, ngunit bilyon-bilyong pondo na raw ang nawawala sa budget na nilaan para sa kanyang termino. Sa pamamagitan ng naturang panayam, nabuksan ang mga mata ng publiko sa pangyayari sa likod ng kurtina ng pamahalaan. Nakita ng mga netizens ang kahalagaan ng transparency at ang pangangailangan na maging mapanuri sa mga galaw ng mga pinuno ng bansa. Ang pagbubunyag ni VP Sara ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa mga isyu sa pondo at nag-udyok sa publiko na maging kritikal sa mga aksyon ng mga opisyal ng gobyerno. Sa kasalukuyang sitwasyon, patuloy ang pagtatanong ng publiko sa katotohanan at ang pagtawag sa pananagutan ng mga namumuno. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng mahalaga ng pagiging mapanuri at mapanagot sa pamahalaan at nagpapalakas ng panawagan para sa tunay na pagbabago sa sistema ng gobyerno. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ikapitong araw na prayer rally, sabi ko nga, talagang ang dami nag-message sa akin, so powerful ang iyong mga binitawang mensahe. Bakit punong-puno ka ng emosyon? At dun sa hindi pa nakapanood, idali natin uli sa dun sa moment na yon, brother, na talagang habang pinapanood kita, talagang ako din. Gusto kong gigil din ako. But anyway, anong pakiramdam nung nasa stage ka? Kasi ako din, nagsalita din ako, pero hindi ko talagang ma-feel na sobrang dami ng crowd. Although nakikita ako, kasi nga, naka-zoom. But ikaw, you're there. Nakita mo yung mga kabataan na very passionate. So, nung moment na yon, brother, Attorney Glenn, ano yung pakiramdam? Actually, Ate Claire, mga kababayan, I should credit the yung mga bata sa harap. Yes. Ang galing nilang they're superb cheerleaders. Yes. 'Di ba? Kung natandaan mo sinabi ko. Sayo pa ako. Wandi pa gagawin. Yeah, galing. Well, magaling sila, magaling. I should credit them for that. But before that, nasabi ko na to na nung una kong pagsalita doon sa Davao, nung inibita ko ng hakbang ng maiso, after that, kinasuhan nila ako sa IBP bago yung pangalawa na rally sa Cebu. Unfortunately, they sent it to the wrong address. So parang ako. Tulad sa'yo. Kaya makikita natin, Ate Claire, mga kababayan, na iisa lang ang director nito. Oh, may pattern. Oh, yeah, that's the right term. May isa lang pattern. They sent it to the wrong address. And I was already in Dubai nung pinaalam ako na meron. So sabi ko, padala mo na lang sa akin sa Cebu. Unfortunately, hindi pinadala sa akin sa Cebu. Actually, I stayed there for a week kasi hinantay ko talaga because this is my opportunity to nail down Lisa Marcos. Uh-huh. Kasi sasagutin ko talaga yung complaint at I will nail down Lisa Marcos there. Kasi alam ko siyang author nito. Yes. Hindi pala pinadala doon sa akin sa Cebu. Doon pinadala sa Biliran. Of course, wala na ako doon for 14 years. So my mom called me up at sabi niya, oh, meron akong natanggap dito sa IBP. May Carranza rito. So alam ko na si Carranza ang ginamit nila, si General Carranza. And mind you, Ate Claire, mga kababayan, hindi naman ako kinasuhan ni Carranza mula pa ng 2018 hanggang ngayon. Ngayon lang. Nung magsalita ako sa Davao and prior to pagsasalita ako sa Cebu. So, ang nasa isip ko, this is a naked attempt to stop me from talking. Kasi gusto nga ni Lisa na makontrol niya yung narrative, hindi lumabas yung meeting niya sa Smartmatic. Kasi that's very damning for Marcos Jr. himself. Questionably na yung kanyang mandato.
So ayaw niya, so far, Ate Claire, tayo mga kababayan, dito lang naman tayo sa social media, nagsasalita. Hindi naman naririnig ng karamihan. But this time, naririnig ng tao yun. Nakikita nila ako, nakikilatis nila ako. Yes. So yun ang ayaw ni Lisa Marcos. So yung unang complaint, for me, it was an attempt to stop me from talking in the second rally sa Cebu. So, nung papunta na ako sa rally dito sa Liwasang Bonifacio, Ate Claire, mga kababayan, tumawag yung nanay ko. Sabi niya, meron na naman akong natanggap mula sa IBP, so pangalawa na. So pumasok sa isipan ko, bawat speech, may kaso ako. May kaso. Ako bawat yung blood. Una, ako bawat vlog, nakikinig si Lisa Marcasuhan yan. Well, oh. Well, hindi tayo pagagapi, mga kababayan. Walang magpapagapi. Anyway, go ahead, brother. So, yung unang kaso, yun yung speech sa Davao. Yung pangalawa, yun yung speech sa Cebu. Ay mag-expect ako na meron na naman akong kaso dahil sa speech sa Liwasang Bonifacio. Expect so, na natin. From that point on, supercharged na yung galit ko. Supercharged na talaga. When I arrived there, puno na ako ng poot kay Lisa Marcos. Yeah. If you really think, Lisa Marcos, that you can make me kneel down before you over my dead body, you cannot do that under any circumstances. Hindi gagawin yan ni Ate Claire, hindi ko gagawin yan at hindi gagawin yan ng lahat ng mga taong nag-uupo sa'yo. Sabi ko nga, so, hanggang sa huling Claire, patak. Hanggang sa huling patak na dugo natin, pero make sure na yung dugo niya ang, you know, ang unang pumatak. But anyway, yeah, go ahead. Yeah, tuloy po. So, brother. So, nang nagsimula na akong magsalita, supercharged na talaga ako doon. Sabi ko, ipapakita ko sa inyo anong mukha ng utter defiance. Gusto ko iyan talagang ipakita sa inyo ano ang mukha ng utter defiance, paano ako magalit. I will not bow down to Lisa Marcos, not under any circumstances, not while I'm alive. Hindi ko gagawin yun. Maglaban na lang tayo. At lalabanan ko kayo. Kaya pinakita ko sa kanila, the more you do it, the more ako mag-iinit. The more na mas marami ako mapapatniwala na tao dahil makikita nila yung emosyon na lumalabas sa aking mukha. Yeah. Oh. And then, yun na nga Ate Claire, mga kababayan, ang galing ng cheerleader. Ang galing ng cheering squad sa harap. No, ang galing nila. Yung mga kabataan, grabe, nakakatuwa. Ano sila eh, organized, well-organized, at yes. Disiplinado. Yung disiplina talaga. Malinis nga. Malinis, malinis diba? Nga yung lugar. At, o na, at, narinig kita eh, narinig kita. Sinabi mo na malinis yung napansin mo, diba? Doon sa lugar. Walang kalat, wala akong kalat na nakita doon. That's good. So, ayun nga brother, habang pinapanood kita, biglang dumating si Inday Sara at tuloy-tuloy ka pa rin. Ano yung kwento mo sa amin? Kasi, you know, nakita, although nakita namin, ano yung parang reaction talaga yung puso ng mga kabataan? I don't know if they are members of the Kingdom of Jesus Christ, but even if they were members, makikita mo talaga sa kanilang puso yung kanilang pakikipaglaban for what they believed in. Kaya nga sinabi ko, kaya nga kuininto ko muna yung story ako doon because it is my way for them to understand kung sino yung kalaban natin dito. Kasi nga sinabi ko, ako biniktima, si Maharlika biniktima, si Pastor Kebuloy biniktima, si SMNI biniktima, si Attorney Trixie Cruz Angeles biniktima, si Vic Rodriguez biniktima. Marami tayong biniktima nitong babaeng ito. Oh. So, para makita natin, in other words, yung pagsasalita ko doon, I was putting a real face behind the all these efforts. Pati yung paninira kay Inday Sara. Pati yung paninira sa kanya. Kasi, hindi naman, actually, ang tingin ko kasi, hindi naman titirahin si Pastor Kibuloy kung hindi siya supporter ni Sara Duterte, kung hindi siya supporter ni President Duterte. So ito yung ano, tapos ipinakita ko rin na ito si Lisa Marcos at si Tambalos Dos, ito yung partners in crime diyan sa mga sa mga panggibit sa mga tao. Kasi nga doon sa unang meeting sa Smartmatic, nandoon ang representative ni Tambalos Dos. In fact, I know the person kasi abogado ko rin yan dati.
hindi ko lang papangalanan kasi baka matuluyan na kami mag-away. Pero, wag naman. Nandun siya. Oo. Grabe. So, well, yung time na yon, ngayon, tinitira si Inday Sara ng mga ibang mga kongresista na nilalagay nila na nandoon daw si Inday Sara parang tawag dito, ipabagsakin ang Kuting o ang Marcos Jr. Pero napanood ko yung interview ni Inday Sara na nandoon siya to support Pastor Kiboloy. Ano ang sa tingin mo, bakit parang kinakabahan itong mga kakampi Tambaloslos na ang kanilang impression ipapababagsakin si Kuting? What do you think about Actually, it? Ate Claire, mga kababayan, I think yun yung twist nila. Yun yung twist nila. Mahilig sila sa Marcos sa twist. Meron akong story niyan. Ito yung twist nila. Kasi diba, nandun ako, nagsasalita. Ang sinabi ko, ang ending ng statement ko, wag nang palapagin ang aeroplano ni Marcos. Yeah. O, wag nang palapagin. Natandaan ko yan, Ate Claire, mga kababayan, meron yung president. Doon sa Pakistan at that time, ang Prime Minister si Shahbaz Zarif. Ang kanyang karibal, si General Pervez Musharraf. So, pinadala niya si Musharraf doon sa India para mag-attend, or Bangladesh, para mag-attend ng conference. Pilinano na siguro niya yun. Kasi nung dumating yung eroplano ni Pervez Musharraf, General Pervez Musharraf ng Pakistani Army, hindi niya pinalapag sa Pakistan International Airport. Uh-huh. So, paikot-ikot yung eroplano. Paikot-ikot yung eroplano hanggang halos maubos na yung fuel. Yes. Uh-huh. Napilitan siyang palandingin. Pag-landing ni General Musharraf, tinanggal niya si Nawaz Sharif as Prime Minister. So, yun ang pumasok sa isipin ko, huwag nang palapagin ang aeroplano ni Marcos. Sana huwag na rin natin palapagin, di ba? Paikot-ikot yan sa maubusan ng gas. Anyway, nakaloka. So, of course, sinabi ko, di ba, nilatag ko naman na tatlong meeting meron, nagkaroon si Lisa Marcos at ang Smartmatic. Ibig sabihin, hinabol talaga ni Lisa Marcos si Smartmatic dahil mamanipulahin niya ang eleksyon pabor sa kanyang asawa at sa kanyang anak na sinabi kong hindi naman talaga nanalo yan. Yes. Now, di ba, meron ako sinabi ko rin, hindi lang ito. Minanipula din niya yung mga institusyon ng gobyerno. And then, sabi ng cheering squad, ilabas na yan. Yeah. Nakarinig ko. Sabi ko, sige, bigyan ko na lang kayo ng clue. Kasi gusto ko, pag nilabas ko tong impormasyon na to in a sworn statement or in a pleading para umabot talaga sa court record para hindi mabubura ni Lisa Marcos yun. So, court record, yeah. Doon ko ipapasok yun. Good enough. Meron siyang pinal sa akin sa IPP. Doon ko ipapasok yun. Para hindi niya mabubura yun. Aabot yan sa Supreme Court. May record doon na nag-meeting talaga si Lisa Marcos at ang may-ari ng Smartmatic at minanipulan niya ang mga institusyon ng gobyerno. At hindi natin siya atrasan kahit anong panggigipit niya sa atin. So, kahit na anong, well, alam naman ang ating mga kababayan na siya talaga ang promotor o author, lahat siya ang ulo o utak sa utak pulburon sa mga ginagawa sa ating panggigipit. Brother, ano na yung status ngayon, 'di ba? Yung Miro nanalo na. Pero may nakarating sa akin na mukhang ang Smartmatic ay palulusotin na naman. Nahagip mong balita diyan? Teka muna, Ate Claire, balikan muna natin yung twist kasi hindi pa natapos yun. Hindi pa tapos, sige. Balik go ahead, tayo diyan. Okay. So, dahil sa aking mga sinasabi, tinis nila 'yon that I was calling for resignation of Marcos. In fact, I did. I was calling for Marcos resignation. Yes, yun na, wag mo nang babalikin yung eroplano. Wag mo palapagin yung eroplano. Para dumiretso na lang sa Hawaii. Part 2. Diba? Nalito nga ako eh. Nalito nga ako doon sa action ko eh. Kasi ang part 2, ang madaling 2 is ito. Diba? Ito. Yeah. Nahirapan ako at that time eh. So, sinabi ko, part 2. Hawaii, part 2. So, yun yung twist ng media na muted support daw yun. Ang pagpunta daw ni Vice President Sara Duterte, muted support for a rally
calling for the resignation of Marcos. Twist nila yan. Mahilig sila sa Marcos sa twist. Tulad ng sinabi ko, nung pinatay si Richard Santillan ng mga pulis, lumabas yung balita na yon. Tapos, napa-autopsy ko sa public attorney's office at lumabas na tinorture si Richard. Uh-huh. Nung nagkita kami ni Lisa Marcos, ito ang sabi niya, ang galing ng twist mo. Ito, ang galing ng twist mo. Pinatay na mga pulis, pero twinist mo na tinorture siya. Gago talaga to. Hindi siya naniwala na totoong tinorture. Twinist ko raw yun. So, kaya pumasok sa isipan ko, Lisa Marcos yan. Yan yung, nung nagkita pa rin kami siya. Mm-hmm. Oh, siya talaga, I mean, yung torture kay Richard is a fact. It's an established fact. It's a fact na forensic tapos, yun eh. Yeah. Oh, tapos sinabi niya, ang galing ng twist mo. Oh, ang galing ng twist mo. Sabi ko, aba, sa kanya pala, lahat ng to twist lang. So kaya, hindi mawala sa isipan ko na yun yung twist ni Lisa twist Marcos. Nila. It-twist in your story. Kay Inday. Yes. Kay Inday na muted support for a rally calling for the resignation of Marcos. In fact, pumunta doon si Inday Sara. Hindi naman siya nagsalita. If I remember right, hindi siya nagsalita doon. First, she's a daughter of Rodrigo Duterte. Parating yung tatay niya. Diba? Let's put it in the right context. Parating yung tatay niya from Davao. Mm-hmm. Ikaw, na anak ka, vice president ka pa, hindi mo sasalubungin yung tatay mo? Yeah. O hindi mo sisiputin yung tatay mo? Oh, that's one. The other one is, kaibigan niya si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ay ginipit ng mga kalyado o nilatambalos doon at ni Lisa Marcos. Mm-hmm. Doesn't she deserve to show her support? Yun yung muted support niya for Pastor Kibuloy. And the other one is, sinalubong niya yung tatay niya. But not to support the rally calling for his resignation. Ako lang naman ang nagsabi doon na huwag mo na palapagin yung aeroplano ni Marcos. Mm-hmm. O because he is not legitimately elected. Paulit-ulit kong sinabi, sa tatlong meeting na yun, December 10, 2021, kinurat mo ako niyan, yeah. Adiclair, February 2022, March 2022, bago ang eleksyon, walang representative doon si Sara Duterte sa mga meeting na yun. Si Lisa Marcos lang ang nagmaniubra noon para sa kanyang asawa at sa kanyang anak. So in other words, the only legitimately elected highest official of the land is Sara Duterte, not Marcos Jr. Yun yung basis ko na sinabi ko umalis ka dyan sa pwesto because you do not deserve, hindi ka actually, okay, sabihin na lang natin binoto ka ng manakakarami, pero minanipula mo yung numero, hindi na namin alam kung alin ang totoo. So going to your ano article kanina question sa Smartmatic. The past few days, meron akong na-notice na parang attempt to resurrect Smartmatic. Mga kababayan, makinig kayo dito. Merong attempt to resurrect Smartmatic. Una, merong Rappler article na isinulat ng isang abogado. At sinabi niya na kapag ang Supreme Court ay mag-decide pabor kay Smartmatic, mapipilitan ang COMELEC na mag-rebidding ng election system. Mapipilitan? Sinabi niya. Legal ba yun? Nakas-decide na sila sa Miro tapos mag-rebidding? Good question, Adegle. Good question. Welcome to that. Sinabi niya, mapipilitan ng COMELEC na mag-rebidding. Anyway, 15 months to go pa ngayon. That to 2025 elections, di ba? Yeah, ngayon to 2025 elections. Sabi niya, actually, 14 months kasi May ang election eh. 14 months to go pa. Pero nung 2016, 10 months na lang to go. Nung 2019, 7 months to go. Pwede pa, kaya pa. So ngayon, meron parang time kahit mag-rebidding. So, justify na niya na meron pang time kahit mag-rebidding. So, kumaga nilatag na niya na kung pumabor ang Korte Suprema, posible makabalik si Smartmatic kasi mag-rebidding. Meron pang time. And then, going back to your question, bakit mo i-undo
Yung isang yeah. government act, public act, which was done in the ordinary course of business, may presumption of regularity in the performance of duty ang COMELEC. Na may presumption ang COMELEC na pabor sa COMELEC na they have done their duty in the ordinary course of business regularly. Yeah. So, hindi mo pwedeng i-undo yan because hindi nakasali si Smartmatic. Oh, kung tatanggalin yung disqualification, kumbaga, if the Supreme Court will rule, moot an academic na. Tapos na ang bidding eh. Hindi mo na pwedeng i-undo yung bidding para sumali na ulit si Smartmatic. Pero ito yung pagplansa ng writer doon sa Rappler. Plinansa niya yung possible scenario. Oh, plinansa niya yung possible scenario kung paano bumalik si Smartmatic. But it cannot be done. Tapos na yung bidding. And even if we do not like Miro, kasi suspect siya naman natin. Si Lisa pa rin naman yan eh. Sa kanila pa rin naman Marcos yan. Pa rin yan. Yeah. Oh, kay Lisa Marcos pa rin yan. Hindi naman yan mananalo. Oh, remember, hinabol nga niya si Smartmatic na wala pa siyang control. Paano lang ngayon na siya na yan may yung actual control ng COMELEC? Oh, yes. Sinabi ko, si George Garcia ang chairman ng COMELEC. Pero, yung aide ni Lisa Marcos, nandun sa gilid ni George Garcia, taga-bantay, executive assistant ni George Garcia, tinalaga talaga niya yun para hindi makagalaw si George Garcia. Hindi makamagic si George Garcia ng sarili niyang galaw. So, in other words, kontrolado ni Lisa Marcos ang election system, so hindi mananalo si Miro kung hindi aprobado ni Lisa Marcos. So, that, alam na natin yan. Now, hindi pwede na i-undo nila yung bidding which was already done because walang anomalya doon sa bidding na yon. So far, walang anomalya doon. Ostensibly, nanalo si Miro. Oh. Pero yun yung magplansa nila, Ate Claire. Pero ang tanong, diba, alam natin na controlled ni Lisa ang lahat. So, doon sa Miro, pabor siya. So, parang iniisip ko, sino kaya yung behind na naman na gustong ipa-rebid, mag-bid uli, na ipasok yung Smartmatic. Although, control niya lahat yun. So, gusto kong malaman ng taong bayan, ano kaya ang nasa isip nila? Bakit gusto na naman, let's say for example, no, magiging mangyayari yun na magre-rebid sila, secured na yung Miro, then pakikipag-participate na naman ang Smartmatic. I will go to your point. Pero aside from that, yung write-up sa Rappler, kung saan plinansan niya yung paano bumalik si Smartmatic. Bigla nag-imbestiga ang House of Representatives sa Miro. Sila, Franz Castro, nag-imbestiga sila. Recently, kahapon din yung news na yan eh. Kahapon or the other day, na pinapademonstrate nila yung mga makina ni Miro. And Miro apologized because wala siyang maipakita at this time. So, ang nasa isip ko, si Franz Castro, hindi mo naman ginawa yung investigasyon sa Smartmatic dati ah. Yes. Bakit bigla kayon kay Miro? So it leads me to think that you are acting in the interest of Smartmatic or somebody else is directing you to do it. Yeah. Diba? So dito mga kababayan, Ate Claire, makikita natin yung power play nila. Paglalaban ng mga may kapangyarihan. So come to think of this. Yung write-up sa Rappler, yung investigation laban sa Miro are both in the interest of Smartmatic. Now, hindi pwedeng gawin ni Smartmatic yan on its own. Meron niyang padrino. Meron niyang malaking tao na tumataya sa kanila. Kasi, yung padrino